PTK News, Philippine Navy Modernization Program, inaasahan ito na makakakuha umano ng isang submarino. Naku China, gulat na gulat dito. Samantala, aid kasite ng Pilipinas ay gamit na gamit umano during balikatan exercise. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, please subscribe and like and share. Ayon umano sa balita, disidido umano ang Philippine Navy na ituloy ang kanilang modernization program para mas maprotektahan ang malawak na maritime domain ng bansa at ipagpapatuloy ng ating mga hakbang upang gawin moderno at makipagtulungan sa mga ahensya at makipagtulungan sa mga katuwang na may kaparehong pag-iisip. Muling i-calibrate ang ating pagtugon o kaugnay sa mga pag-unlad sa ating kapaligiran at pangsiguridad kinabukasan ngayon at sa mga darating mga taon, sinabi umano ng Philippine Navy Chief Vice Admiral Toribio Adasi Jr. sa isang pahayag nito lamang Lunes. Ang pahayag umano ng Navy Chief ay matapos ang matagumpay umanong balikatan military exercise kaugnay saan ang frigate nito, ang BRP Jose Rizal, ay nagpaputok umano ng Star Anti-Ship Cross Missile nito sa unang pagkakataon. Dayon pa dito, noong Mayo 8, Maritime Strike Exercise sa karagatan umano ng Lawag, pinapaputok umano ng BRP Jose Rizal ang Star Missile nito. Kasama umano ang Non-Line of Sight Surface-to-Surface Missile Fast Attack Interdiction Craft sa isang decommissioned naval tanker na tuluyan umanong lumubog matapos umanong pag-ulit-ulit na paghagupit ng eroplano at Pilipino at Amerikano. At ayon umano sa nakalat nating impormasyon, sa ilalim umano ng patuloy ng programa sa mga modernisasyon, inaasahan umano na makakatanggap umano ang Philippine Navy ng 2 bagong guided missile corvette at 6 umano na offshore patrol vessel mula sa South Korean defense contractor Hyundai Heavy Industry at 2 landing dock platform mula umano sa Indonesia Shipbuilder sa loob umano ng susunod sa 2-3 taon. 3 baterya umano ng Indian Mid-Brahmos anti-ship missile ang inaasahan umano na ding a commission sa anumang oras sa loob umano ng magdaling panahon. Inaasahan din umano ng Philippine Navy na makakakuha ng karagdagang mga bagong anti-submarine helicopter upang palakasin umano ang kakayahan ng malapit ng maihatid ng guided missile corvette. At ayon pa dito, ang mga modernization program ng Philippine Navy ay may kasama umano sa iba't ibang mga kagamitan at kagamitan na naglalayon umano mapalakas ang kakayahan at kapasidad ng Navy sa pagharap umano sa mga hamon at seguridad at depensa sa bansa. Ilan sa mga kagamitan nito kasama umano ang modernization program ng Philippine Navy ay ang mga sumusunod. Ayon dito, kasama dito ang mga frigate, corvette, patrol boat at iba pang mga barkong pandigma na magagamit umano sa pagpapatrolya at pagbabantay at pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. At ayon pa dito, isa sa mga pangunahing proyekto ng modernization program ng Philippine Navy ay ang pagbili umano ng pagpapatakbo ng mga submarine. Ang mga submarine ay magbibigay umano ng kakayahan sa Navy na mag-operate sa ilalim ng tubig at magkaroon umano ng mas malalim at mas malawak na pagbabantay sa mga teritoryo ng bansa. At ayon pa dito, kasama rin umano sa mga modernization program ang pagbili umano ng pag-upgrade ng mga eroplano at helicopter na magagamit umano sa aerial surveillance, search and rescue operation at iba pang mga misyon sa karagatan. At ayon pa dito, bahagi rin umano ng mga modernization program ang pagpapalakas ng mga kagamitan pang ekonomikasyon at pang espedasyon ng Navy tulad umano ng mga radar, sonar at iba pang mga teknolohiya na magpapalakas umano ng maritime domain awareness at situational awareness. At ayon pa nga rito, kasama rin umano sa mga modernization program ang pagpapalakas umano ng training at suporta facilities Navy tulad ng mga modernong pasilidad para sa pag-ensayo ng mga tauhan at pagmamatyag sa mga operasyon. At ayon pa dito, ang mga nabanggit umanong kagamitan ay ilan lamang sa mga kasama sa mga modernization program ng Philippine Navy. Layunin ng mga modernization program na mapalakas umanong kakayahan ng Navy na magpatrolya at magdepensa umano at mag-operate sa karagatan ng Pilipinas at magkaroon umano ng mas malawak na modernong kapasidad sa pagharap sa mga hamon sa seguridad at depensa. Sa panahon, alam naman natin na talagang agresibo ngayon ang China sa pangaharas umano at pag-aangkin sa ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Kaya maganda ito ang ginagawa umano ng Philippine Navy at ni Pangulong BBM sa pagsuporta nito sa mga modernization
program ng ating Philippine Navy at ng ating Armed Forces of the Philippines para umano mapalakas nito ang kagamitan pandigma at hindi tayo palagi na lang bubulihin umano ng mga barko ng China diyan sa mga katubigan na sakop umano ng Pilipinas. Kapag malakas na umano ang depensa ng bansang Pilipinas, mag-iisip na yan ang bansang China na galawin umano ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. At yan umano ang aasahan natin na gagawin umano yan ng gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Armed Forces of the Philippines. At para mapalakas pa ang depensa at pagbabantay umano ng ating Philippine Navy, Philippine Coast Guard, ahensya ng gobyerno sa ating mga katubigan na sakop umano dyan sa may West Philippine Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, ayon umano sa balita, ang bagong military site na itinalaga umano sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan umano ng Pilipinas at pinayagan umano ang mga puwersa ng panahon umano ng balikatan exercise na subukan umano ng kanilang strategiko, visa at gumawa ng mga improvement project doon. Pinahihintulutan din umano ng IDCA ang US na punduhan umano ang pagpapahusay at pagtatayo umano ng espraktatura sa mga umiiral na base militar ng Pilipinas at iba pang mga lokasyon pati na rin umano sa rotationally deployment ng mga tropa ng US at mga kasunduan ay nilagdaan umano noong 2014 at original na umano na itinatag ang 6 na site noong 2023 at 4 na site na idinagdag umano sa listahan. Ayon pa nga dito, ang Mutual Defense Treaty sa pagitan umano ng US at Pilipinas ay nagtatag umano ng IDCA site upang suportahan ang pinagsamang pagsasanay at pagsasanay ng interoperability sa pagitan umano ng dalawang militar. Pinapanatili umano ng Pilipinas ang suberenya at control sa mga site umano ng IDCA. Sinabi umano ng US Marine Corps na si Oscar Prankis, tagapagsalita umano ng US Embassy sa Maynila sa Defense News. Ang mga site ng IDCA ay hindi sa base umano sa US. Ang US ay hindi umano nagpapapanatili ng mga permanenteng puwersa o bakas ng paa sa Pilipinas. Pinunduhan din umano ng gobyerno ng US ang mahigit umano $100 million sa mga proyekto at pagpapabuti para isulong ang mga modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, 3 sa 4 na bagong IDCA site ang ginamit para sa mga pangunahing kaganapan sa loob umano ng balikatan exercise na nagsimula noong huling bahagi ng Abril at natapos ito noong Mayo 9. At 3 sa site na iyon ay may lokasyon umano strategikong sa pagtatanggol ng teritoryo ng Pilipinas. Ang isa ay matatagpuan umano sa Balabac Island, Timog ng Palawan, Island Isla, hangganan umano ng Timog Silangan na bahagi umano ng South China Sea kung saan patuloy na ipinagtatanggol ng Pilipinas ang teritoryo nito mula sa pananalakay umano ng Chino sa mga lugar tulad ng Second Thomas Shoal kung saan ang mga marine ng Pilipinas ay nag-ooperate sakay ng manawasak na barkong lumapag ng tangke noong World War II, ang Sierra Madre. At ayon pa dito, ang ibang lugar ay nasa paliparan naman ng Lalo sa hilagang gitnang Luzon, isang commercial na paliparan na ginagamit umano sa panahon ng balikatan para sa mga operation o pang magplano umano ng mga air assault mission sa hilagang isla malapit sa Taiwan. O ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa iyong patuloy na suporta at pakikinig sa ating mga video. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po.